Marami sa inyo nag-request na gumawa kami ng tutorial dito sa channel na ito kung paano mag-reformat or mag-install ng Windows 10 OS sa mga PC or laptops nyo. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxings. Actually, dalawa yung ituturo ko sa inyo ngayon dito sa video na ito kung paano mag-install ng Windows 10 na OS at kung paano nyo to ma-activate. Kasi basically, libre lang naman talaga yung Windows 10 eh. Pero meron lang activate button sa gilid na hindi mo matatanggal. Alright, so simulan na natin to. Unang-unang kailangan nyo is isang USB flash drive, at least 8 gig na flash drive, kasi kung mas mababa is hindi kakasya yung Windows OS installer natin para sa tutorial na ito. Also, kailangan mo ng separate PC or laptop kung saan ida-download mo yung installer natin at ilalagay mo siya sa USB. Pero kung magre-reformat ka lang naman, gumagana pa rin yung PC na gagamitin mo ngayon, is hindi mo na kailangan ng separate laptop or PC. Para lang to sa mga fresh builds, kumbaga. Kaya kung wala kang PC or laptop, makihiram ka na lang sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, o di kaya mag-computer shop ka. Pero since delikado pa dito sa time and age natin ngayon na mayroong pandemic, well, mag-ingat ka na lang at siguro next time ka na lang mag-upgrade or mag-download ng OS. Pero yun nga, kung meron ka na naman ngayon, pwede na natin simulan. Unang step natin is i-download nyo yung Windows Media Tool na nakalink sa video description. I-run nyo to at may lalabas na Windows 10 setup katulad ng nakikita nyo ngayon sa screen. Pangalawang step is sundan nyo lang yung mga nilagay kong settings or kung ano man yung configuration na nilagay ko doon at hintayin nyo mag-download yung OS files nyo. Make sure lang na yung directory na pinagsisavean nyo ngayon is papunta sa flash drive nyo. Medyo matagal-tagal din yan, kaya kung nagda-download ka at mahina rin yung internet mo, is kumain ka muna, maligo, sumayaw ng more and more, ikaw bahala. Third step naman natin, ito yung medyo mahirap, lalo na kung beginner ka, newbie, o di kaya hindi ka talaga familiar sa motherboard ng PC or laptop mo. Ilagay nyo yung USB flash drive na may installer sa PC o laptop na ire-reformat nyo. Mas maganda kung ilalagay nyo siya sa USB 2.0 na port, pero kung 3.0 lahat ng USB port mo, okay lang rin. I-on nyo yung PC nyo at i-spam nyo yung Dell o di kaya yung F2. Basically, yun yung key para sa paglabas ng BIOS or pagpunta sa BIOS. Makikita nyo yan kapag ino-on nyo yung PC nyo sa lower right o di kaya nasa lower left. Pag nakapasok ka na sa BIOS screen, hanapin mo lang doon yung boot option or boot overdrive. Basically kasi iba-iba to sa iba't ibang motherboards, kaya hindi kayo pare-parehas ng pangalan tulad ng pinapakita ko ngayon sa video. So para sure ka, i-explore mo lang yung BIOS mo. Wala ka naman masisira dyan eh. At saka pwede mo naman siyang i-restore to defaults kapag may nabago ka accidentally. Kaya kung nahanap nyo na yung boot overdrive or di kaya yung boot option, make sure na i-assign nyo yung first yung USB nyo. Dapat ito yung unang magbo-boot, kumbaga siya yung number one priority, or kung naka-boot overdrive man kayo, i-select nyo yung flash drive nyo na merong Windows 10 installer. Pag nagawa mo na yon, tapos ka na sa mahirap na part, i-install na natin ngayon yung Windows 10 OS mo. Pindutin nyo lang yung install now at ilagay ang activation key ng Windows nyo. Pero kung wala ka pang activation key at bagong OS pa lang yan, is huwag nyo muna ilagay. Pwede naman natin i-skip yan at lagyan in the future. I-select nyo lang kung anong Windows version ang gusto nyo at kung saan drive nyo siya i-install. At ayan na, hintayin nyo lang siya matapos mag-install at meron ka ng OS or Windows 10 OS sa inyong PC or laptop. So yun nga, para sa mga baguhan dyan, alam ko medyo mahirap to, pero once na nasanay ka na at alam mo na yung process kung paano mag-reformat ng PC, nako, ang dami na magpapareformat sa'yo at pwede ka nang tawaging tech lord. So nakapag-install ka na ng OS, next naman na gagawin natin is i-activate natin yung Windows 10 OS mo. Take note, may dalawang klase ng Windows 10 OS, isang OEM or isang retail na key. Yung OEM is isang beses nyo lang pwede magamit at didikit siya sa motherboard nyo. Hindi naman physically, pero kapag nagbago ka ng parts, may chance na mawala yung OS nyo at magre-reactivate ka ulit gamit ng ibang key. So pwede mo lang siyang gamitin once at dapat hindi ka masyadong pala-upgrade kasi nakabind yan sa motherboard nyo. Yung isa naman, yung retail, is yun yung pwede mong i-transfer kahit mag-upgrade ka pa ng mag-upgrade 2 to 3 times ng mga motherboard dyan or kahit anong component sa PC mo.
pero mas mahal ang retail kaysa sa OEM. E di may Windows 10 key ka na, na legit. So ang next step na natin is i-apply to sa Windows 10 OS na kaka-install mo lang. So pumunta ka lang sa Windows button, kundi kaya yung start button, which is yun yung dati na tawag namin dati, yung XP days pa. At i-type nyo activation. May lalabas dyan na activation settings. Dyan mo pwede i-update o ilagay yung code na binili mo. After nyan, activated na yung OS mo. Kaya kung nagkamali ka man na nilagay mo doon Windows 10 Pro, tapos ang OS key mo pala or license mo is Windows Home, magre-revert yung OS mo pa Windows Home. Kaya okay lang rin kahit ano yung pindutin mo doon sa Windows installation na tinuro ko kanina. Kaya hindi mo siya pwede madaya. Kung Windows Pro yung license mo, Windows Pro yung OS. Kung naka-Windows Pro OS ka, tapos naglagay ka ng Windows Home na license, magiging Windows Home yung OS mo. So ayan, may bago ka na namang natutunan dito sa channel na ito. Alam mo na kung paano mag-activate ng OS, alam mo na kung paano mag-reinstall or reformat ng PC. Medyo mahirap siya sa simula, pero kung aaralin mo lang siya nang aaralin, uulitin mo nang uulitin, masasanay ka at pwede ka nang tawaging tech lord. O di kaya, sensei. So dyan na natatapos ang ating Windows 10 tutorial, mga pre. Sana nga may natutunan kayo. Sana ma-share nyo to sa mga kaibigan nyong nagtatanong sa inyo lagi. O di kaya, marunong ka na. Tapos lagi nagtatanong sa iyo, pre, paano ba magpa-reformat? Pre, paano ba mag-install ng Windows 10 OS? So yan, send mo na lang tong video na to. Di mo na sila tuturuan manually. Papanoorin na lang nila tong video na ito. So maraming salamat, mga pre, sa panonood. Kung iniisip nyo ano papanoorin nyo next, well, ito yung ating SSD installation guide. Sa mga dun galing, or di kaya mga bago dito, nagbisa naman pumunta doon, pwede nyo panoorin tong video na to. Tinuro namin kung paano mag-install ng SSD sa inyong mga laptop. Ito naman, random YouTube video. Di ko alam kung ano yung nare-recommend ni YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. So, ayan. I'll see you on the next episode.